Hi everyone, I'm George Lou III, 42 years of age from Fairview, Quezon City. I would like to share a short testimony kung ano yung nangyari sa akin at kung paano ako tinulungan ni Lord Jesus through the intervention or help ng Healing Touch of Jesus Ministry sa pangunguna rin po ni Pastor Angel. So nagsimula po lang at mga third week of March 2019 na nagkaroon lang po ng mga maliliit na mga red dots o kaya mga rashes sa katawan ko pati sa mukha ko. Then come April, nung Black Saturday last year po, 2019, I was hospitalized na po. Ang pagkaka-hospital ko po dahil po sa sobrang sakit ng mga joints ko, tuhod ko, hindi na po ako makapaglakad, hindi na rin po ako halos makatayo. So dinala po ako sa emergency room na naka-wheelchair dahil po sa sobrang hirap at sakit. So I was hospitalized mga almost 2 weeks po yan. So ang nangyari po na gamutan sa akin doon is puro antibiotics sa sobrang dami po ng nakita nilang problema sa katawan ko. However, hindi nila ma-pinpoint definitely kung ano pa talaga yung sakit ko. So lumalabas, hilaw nga daw po yung mga prognosis. Hindi nila talaga ma-pinpoint. Sa dami ng nilagay sa akin ng mga pain reliever, antibiotics, and even steroid, temporary relief lang po yung naramdaman ko sa mga panahon po na yun. So nilabas po ako ng hospital na nandun pa rin po talaga yung sakit. Then nakilala ko po si Pastora Angel mga third quarter po of last year, 2019. So pinag-pray po nila ako. Sa pamamagitan po ng prayers, nare-relieve po ako pero pabalik-balik pa rin po yung nararamdaman kong sakit. So in the span po na nilabas ako sa hospital hanggang umabot po this year, umiinom po talaga ako ng gamot. I am taking medicines po. In a day, umaabot po siya ng mga 7 to 9 tablets po. It's a consistent daily routine na po sa akin wherein hindi po ako makakalabas ng bahay o halos hindi po ako makababa ng hagdanan pag hindi po ako nagtitake po ng medicines. Doon na po ako naging dependent po, dumepende na po ako sa mga gamot na napakadami pong pinapasok sa katawan ko. Then pagdating po nitong siguro po mga March, pinag-pray po nila ulit ako. Hindi po sila nagsawa na tulungan ako at ipag-pray na ako. Nung napag-pray po nila ako ng napakataimtim po, kinabukasan, ang ganda-ganda po ng naramdaman ko, no? Nakakapaglakad po ako ng maayos, nakakababa po ako ng hagdanan ng diretso. Yung kung sa pain level po na 100%, ito po yung magpapa-hospital na ako. Ang routine nararamdaman ko po on do you call this? Usual na nararamdaman ko is mga 60 to 70%. Pero after po nung prayer po na yon, kinabukasan, bumagsak po siya ng mga 20%. So ganong pain level na lang po yung naramdaman ko. However, bumabalik-balik pa rin po talaga. Pabalik-balik pa rin po sa akin. So dumating po yung time na naisip ko po na panindigan po at tapakan na po yung authority na palagi po sa akin sinasabi ni Pastora Angel. So natuto po ako mag-command, natuto po akong lumakas ang faith, natuto po ako magdasal na maayos. Then after po nung prayer po na ginawa po sa akin, pagdating po ng April 1, eksakto po, no, this year, 2020, hindi na po ako uminom ng kahit na isa pong piraso ng gamot. Any painkiller po, dinire-diretso ko po. Until ngayon, August na po siya ngayon. So, naitigil ko po lahat ng klase ng gamot na yan sa tulong po nung prayer po, sa pamamagitan po talaga ng prayer. So, sa ngayon po, ang pain level na nararamdaman ko na lang on a daily basis is around 10 to 20% na lang po. So, wala, hindi pa rin po talaga ako gumagaling totally. Though naniniwala po ako na it's a process, hindi po talaga siya basta-basta na overnight okay na po. So naniniwala po ako in due time, in God's time, gagaling po talaga ako. Total healing po ibibigay po sa akin, total deliverance. Kailangan lang po talagang matuto pa po ako, marami pa po akong kailangan matutunan at lumakas pa po dapat yung faith ko para po mawala na po to ng dere-derecho. So yun po yung naranasan ko po, kung ano po yung hirap at kung ano rin po yung ginhawa after po nung hirap na nadanasan ko
Maraming maraming salamat po, lalo na po kay Pastora Angel, na hindi po talaga nagsawa. Sa grupo po ng Healing Touch of Jesus, marami pong salamat. Glory be to God, all praises to God po. Thank you po and keep safe everyone.